Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nanawagan ng pinansyal na tulong sa Filipino-Canadian community ang isang Pilipinong international student para sa kanila mga gastusin matapos pumanaw ang kanyang inang bumisita sa kanya sa Calgary. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Ginusto ng international student na si Maricon Grace Purisima na mabisita siya ng kanyang mga magulang sa Calgary para makita nila ang kanilang unang apo. Ngunit tanging ang kanyang inang si Marina ang natuloy sa pagdating sa Canada noong Setyembre dahil namatay ang kanyang ama 2 linggo bago niya isilang si baby Mavi noong Hunyo. Sa pagdating niya roon, plano ni Marina na siya ang mag-alaga sa sanggol upang makapag-focus si Maricon sa kanyang pag-aaral habang nagtatrabaho naman ang kanyang asawa. Pero sa kasamaang palad, inatake sa puso si Marina 2 buwan matapos siyang dumating sa Calgary, kaya agad siyang isinugod sa ospital. Agad namang nagsagawa ng emergency surgery sa kanya ang mga doktor para mailigtas siya. Gayunpaman, dahil masyadong mahina ang puso ni Marina, hindi niya na nakayanan at siya ay pumanaw. Turista lang si Marina sa Canada kaya hindi libre ang pagpapa-ospital sa kanya rito. Hindi rin sapat ang kanyang travel insurance para mabayaran ang gasto sa ospital na umabot sa halos $60,000. Dahil wala naman siyang ibang malalapitan, sinisikap ngayon ni Maricon na makalikom ng sapat na pondo sa pamamagitan ng GoFundMe para mabayaran ang gastos nila sa ospital. Hinihingi po kami ng tulong, financial kahit po malaki man o maliit, kahit ano po. Ngayon po kasi di namin alam yung gagawin namin. Kasi nag-aaral po ako, may isang sempa po ako. Tapos yung baby ko, hindi ko po alam. Baka iwan ko na lang po muna sa Pilipinas kahit mahirap para sa akin. Lumapit na rin si Maricon at ang kanyang asawa sa konsulado sa Calgary para humingi ng tulong sa pagbabalik ng bangkay ng kanyang ina sa Pilipinas. Ayon kay Consul General Sal De Patron, hinihintay pa nilang makumpleto ang lahat ng dokumento kasama ang death certificate mula sa Alberta bago nila mai-endorso ang request para sa assistance to national funds sa Department of Foreign Affairs. Ngayon, yun yung matagal, yung pagkuha ng death certificate. Ngayon, kung maisabit na sa amin yon, meron ng report of death, then po pwede na naming endorse sa Manila. Doon, hindi ko masasabi no, kung gaano katagal sa Maynila. Ipinaliwanag din ni Consul General Patron na limitado lang sa isang request ang tulong pinansyal na kaya nilang ibigay sa mga Pilipinong nasa abroad. Dahil dito, pinayuhan niya ang international students na siguruhing may full medical insurance ang mga kaanak nilang bibisita rito upang maging handa sila sa anumang pwedeng mangyari. Sa kabila ng kanilang sinapit, ibinahagi ni Maricon na nakita niya kung gaano kasaya at ka-excited ang kanyang ina sa loob ng maikling panahong inilagi nito sa Calgary. Habang pinipilit niyang tanggapin ang pagkawala nito, tiniyak ni Maricon na determinado pa rin siyang matagumpay na makapanatili sa Canada dahil alam niyang ito ang gusto ng kanyang ina para sa kanyang pamilya. Ang natutuwa po kasi kay Mama, yung para bang tuwa po siya dito. Nakasama ni apo niya, parang nung una ayaw po namin na ituloy. Kaya lang, sabi namin, parang di matutuwa si Mama kasi parang proud si Mama na nandito kami. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. 2 dekada nang nagbibigay ng benepisyo sa mga manggagawang Pinoy ang Employment Permit System o EPS sa South Korea. Kaya po naman kinilala ng gobyerno doon ang ilang matagumpay na EPS workers. Nagpapatrol, Jenny Kim. Taong 2003 nang simula ng gobyerno ng Pilipinas at South Korea ang Employment Permit System o EPS para makapagtrabaho ang mga Pinoy sa Korea. Sa sistemang ito, kukuha lang ng exam sa Department of Migrant Workers ang mga aplikante at hindi na kailangan dumaan sa anumang recruitment agency. Dito, nakakatipid at nakakaiwas na rin sa illegal recruitment ang ating mga kababayan. Ngayon, ipinatutupad na rin ng South Korea ang programang ito sa 16 pang mga bansa. At sa 20th taon ng EPS, binigyang pagkilala ng Korea ang mga dating OFW na nagtagumpay sa ilalim ng nasabing programa. At isa na rito ang kasulukuyang vice-alcalde ng Prito Diaz, Sursogon, na si Avon Dipoto Dumalaon.
Namasukan bilang construction worker si Dumalaon sa Korea noong 2006 hanggang 2012. Nagamit ko doon bilang leader, nagamit ko doon sa aming bayan. And then, until now, nasa politika pa din ako. Naging vice mayor na ako ng aming bayan. Ikinatuwa ng Imbahada ng Pilipinas na mas lalong pinaganda ng South Korea ang EPS, program para maging pantay ang karapatan ng mga dayuhang manggagawa. May payo naman ang ambasador at si Dumalaon sa mga Pinoy EPS workers sa South Korea. Kung ano yung napuntahan yung trabaho, sana mahalin natin kasi yun ang matatang pinunta natin, which is yung trabaho. And then, siyempre, pangalawa na lang yung kumita tayo para sa ating pamilya. Sana, pagkatapos na ano natin ng kontrata, huwag na tayong mag-illegal dito sa South Korea. Patuloy kayong mag-develop ng inyong language skills. Korean language skills is very important. Lahat po ng mga training na binibigay sa inyo ng HRDK, technical and vocational training na ginaganap naman tuwing Sabado at Linggo, sumama po kayo, mag-enroll po kayo at kayo ay matututo. May mga training din po kami. Ipinagpapasalamat ng mga EPS worker na hindi sila pinababayaan ng South Korea, lalo na sa benepisyo, sahod at paghahanda sa kanila sa kanilang pag-uwi sa kanilang bansa, sakaling matapos ang serbisyo. Para sa TFC News, Jenny Kim, ABS-CBN News, South Korea. Ramdam na ng ating mga kababayan ang Paskong Pinoy sa historic Filipino town sa Los Angeles, California. Dahil dyan, sa makulay na pagdiriwang ng taunang Parol Lantern Festival and Parade, nagpapatrol, Henny Espinosa. Sa 16 na taon, pinuno ng nagniningningang mga parol ang historic Filipino town sa Los Angeles para sa taunang Parol Lantern Festival and Parade. Close the street for Filipinos. It's time for us to shine. We are in America. We also can close the street. Nagparada ang duse-duse ng mga sasakyan, sakay ang iba't ibang klaseng parol, habang maririnig ang mga kantang Pampasko. Yes, your daughter, like, we're having fun, yes. Waiting. Super fun, super bright and pink. Extra proud ang mga participants dahil nadaanan nila ang mga kalye sa historic Filipino town at ilang mga Filipino landmarks. Actually, the first time I'm doing it, but SIPA's really excited to partner with the Hi-Fi Neighborhood Council and the whole neighborhood of Historic Filipino Town on this parol event. It's really fun. So we get to visit all the old spots and then also go by the new SIPA for the first time, which is really exciting. So it's a big celebration for all of us. Tinapos naman nila ang okasyon, dala ang mensaheng ito. Merry Christmas! Merry Christmas! Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patong-patong na kaso ang hinaharap ng isang dating beauty queen at actress sa California dahil sa umano'y panluloko sa mga film investor. Nagpapatrol, North America Bureau Chief TJ Manoto. Mahigit 40 Pinoy sa Amerika ang nagsampa ng kaso laban sa isang dating beauty queen dulot umano ng isang Ponzi scheme. Nauna sa mga naghain ng reklamo laban kay Maya Dickerson o mas kidala bilang Dulce Pino ang dating aktres na si Rita Magdalena ayon sa kaso na sinampa sa Sacramento. Taong 2020 nang hinikayat ni Pino ang ilang miyembro ng Filipino community na mag-invest sa kanyang negosyo na Creatively Legal Funding o CLF. Ipinresenta umano ni Pino ang CLF bilang isang korporasyon na pupondo sa accident lawyers para sa isang low-risk at high-reward na investment. It's good to be true, 10%, but everyone in my circle, like my friends here in San Diego, like most of them, they're invested and they're getting money. So I was like, okay, so I'm going to try 20,000 first, and then it began
40 and then become 60 and then become 80. I don't think she will scam her friends, right? So I was like, oh, maybe she's legit. Sa simula daw ay maraming investors ang nabilib dahil bumabalik naman ang pera at tubo nila. Pero simula na ngayong 2023 ay tumigil daw ang pagpasok ng kanilang investment returns. It was running smooth. I got it 4 or 5 times. Up until like December that she said that the company's account was frozen. So she stopped paying like other people. But she knows that I really need the money. But I kind of feel that it's parang hindi na legit in around December that I can tell that she's lying na talaga. Una na nagsampa ng isang civil lawsuit nitong Agosto ang grupo ng nalokong investors. Anila, hindi naman daw na-invest sa mga abogado ang pera nila at ang tubo daw ay nanggagaling pa nga sa mga sumusunod sa kanila na naloko ring investors. Naharap si Pino sa paunang kaso sa Washington State kung saan mahigit 30 Pinoy ang naghain ng kaso sa parehong modus. Para kay Sara Barcelona, magit 100,000 dolyar o 5 million pesos na raw ang na-invest niya at ginamit din daw ang pangalan niya para mambiktima pa ng iba. I lost even more. I did because those are the people that is really, you know, dear to me. They are like business partners and friends since childhood. Nakatagda ang pagdinig ng kaso laban kay Pino sa Washington sa Abril. Sa susunod na taon, habang ang demanda naman sa kanya sa California ay sasalang sa korte sa Hulyo. Nagbabala na rin ang honorary consul ng Pilipinas sa San Diego at maging California Department of Financial Protection and Innovation laban sa kikipagnegosyo kay Pino. Pero namin mag-asawa yun na what do you call this? Retirement money? Because Steve, my husband just retired this year from the military. So we really planned it all. It's not just like financial, it's all trauma, like the stress that ito yung binigay ng sitwasyon na to. Pero sa isang panayam sa ABS-CBN News, itinanggi ni Pino ang mga paratang sa kanya. Pawang mga isyong personal lang daw ang pinag-ugatan ng mga kaso. At iginit din ang kanyang kampo na totoong kumita ang investors mula sa kanyang kumpanya. Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News, Los Angeles, California. Nakikiisa ang ilang Pinoy sa Hong Kong sa paglilinis sa ilang dalampasigan doon. Para sa kanila, mahalagang adhikain ito para pangalagaan ang kapaligiran. Nagpapatrol, Jefferson Mendoza. Lumaki sa dalampasigan ng Isabela sa Pilipinas si Angelina. Bata pa lang, mulat na ang kanyang isip sa pagpapanatiling malinis ng dagat. Pitpit din niya ang nakagisnang pagmamahal sa kapaligiran na ito nang magtrabaho siya sa Hong Kong noong 2005. Sumali siya sa non-government organization na Beyond Plastic na nangunguna sa paglilinis ng dalampasigan. Katuwang ng grupong Hong Kong Trails, nagsagawa sila ng beach cleanup nitong Nobyembre. Hindi po natin bansa ang Hong Kong, pero parte po ito ng ating mundo. Siyempre, ito po ay parte ng ating ecosystem. Kung inaalagaan mo ang nature, mamahalin mo po ito kasi po second home ko na rin po yung Hong Kong. Nakiisa rin sa paglilinis ng Sandy Beach si Ali Wai. Para sa kanya, nagsisimula sa bahay ang pangangalaga sa kapaligiran. We should take care of our environment so that we can have a proper place for a healthy living, not only for us now, it's also for our next generation. Umaasa sina Ali Wai at Angelina at iba pang Pinoy volunteer na sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas ay makabuo sila ng isang grupong isusulong ang adikain para sa pangangalaga sa kapaligiran. Para sa TFC News, Jefferson Mendoza, ABS-CBN News, Hong Kong. Patuloy po sa paggawa ng kasaysayan ang Pinay Jiu-Jitsu Kid Wonder na si Alea Ayel Aguilar. Ito'y matapos na muling magtagumpay sa Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship. Nagpapatrol, Rafi Reyes. Muling nakasungkit ng ginto ang 6 na taong gulang na si Alea Ayel Aguilar at kanyang 2nd titulo sa Jiu-Jitsu. Ito'y matapos niyang talunin si Maita Faraj para sa gold medal match sa 2023 Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu. Si Alea ay anak ni na Alvin Aguilar at Maybelline Masuda na parehong kilalang haligi sa mundo ng Filipino mixed martial arts at Jiu-Jitsu. Dedikasyon at disiplina, yan ang ilang katangiang nagpaangat sa Kid Wonder. I am happy and proud and I worked hard for it. To become a champion is to train hard and be careful about your diet.
Mensahe niya sa ibang kabataan na nais sumabak sa sports. Join Jiu-Jitsu because it's fun and you can get a medal and you can defend yourself. Inalayd din ni Aleya ang kanyang panalo sa walang sawang suporta ng kanyang pamilya. I want to offer this to myself and my parents because their support and love. Mensahe naman ng kanyang ama at coach. Message ko para kay Aiel is always remember to train hard and have God as the center of your life. Listen to your family. And always remember that your papa, mama, your brothers, your grandpa, grandma, lolo, everybody will always be here to support you and love you. Aiel, anak, I'm so proud of you. Nung pinanganak ka, you know, you were born ready. I knew that you were going to be something great. Keep doing what you're doing. We're so proud of you and I love you so much. Sa huli, naniniwala ang pamilya na sa kabila ng hamon, susi ang determinasyon sa pagkamit ng tagumpay. Para sa TFC News, Rafi Reyes, ABS-CBN News, Abu Dhabi, UAE. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagon lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya. Mabuhay, kapamilya. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Inalala sa isang candlelight vigil sa Nevada ang dalawang state troopers na napatay sa isang hit and run kabilang na ang film na si Alberto Felix. Nagpapatrol, Bev Llorente. Maningning na nakapaskil sa Allegiant Stadium marquee ang mga larawan ng nasawing Nevada Highway Patrol Troopers na sina Sergeant Michael Abate at ang Filipino-American na si Alberto Felix. Napatay ang dalawa sa isang hit and run ng nakainom na driver sa Las Vegas Freeway noong November 30. Daan-daan ang nakisimpatiya sa pamilya Felix at Abate, kasama na ang mga miyembro ng kapulisan at ng Nevada State Highway Patrol sa isang candlelight vigil kamakailan lang. Ayon sa court records, ang suspect na si J. Marcos Williams ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng reckless driving, DUI at iba pa. It's just devastating for anyone to lose a life over carelessness of one person's decision. So he will be remembered, they will both be remembered as a hero and the family will constantly be embraced by all of us. That's the perfect phrase for it, lives wasted over silly decisions and silly mistakes that people made that can be avoided. There are so many options out there when people know that they're going to be consuming alcohol or, you know, recreational marijuana. Don't get behind the wheel. There's so many other options in this day and age from, you know, rideshare and taxis. Call a friend, call anybody, but just don't get behind the wheel because these senseless acts, there's just too many of them and we're tired of the heartache. Inalala si Felix bilang isang mapagmahal at responsableng padre de pamilya. Sa trabaho, masigasig din siya, lalo't pumapanggabi sa pag-duty. We're family men and they are our brother, part of our brothers of blue, or I should say. And you know, they left the family behind. I was just so proud of both of them and so proud to work with both of them. And it's not every day that you meet people that are so passionate about what they do, and they both really were. And clearly, yes, with Trooper Felix studying to do another job in human services, it just showed how much he wanted to help people. Just know that we're here for them and we want them to be here for us. Mahigit 12 taong nagsilbi si Felix sa US Air Force bago sumali sa Nevada Highway Patrol taong 2019. Ginawaran din siya ng Medal of Valor dahil sa kanyang katapangan sa pagharap sa mapanganib na sitwasyon. Sabado ihinimlay ang mga 54 anyos na Film State Trooper. Para sa TFC News, Bev Llorente, ABS-CBN News, Las Vegas. Lumahok ang maraming Pinoy sa ginanap na year-end Philcomin Golf Tournament sa Karawang Barat sa Indonesia. Hindi lamang po laro kung ituring ng mga Pinoy doon ang golf, kundi pagkakataon na rin ito para sa masayang bonding. Nagpapatrol, Wendy Palomo. Isa sa mga pinagkakaabalahan ng mga Pilipino sa Indonesia tuwing pahinga sa trabaho ang golf. Pero ang pinakaabangan ng mga manlalaro
ay ang year-end golf tournament na ginanap ngayong taon sa Lotus Lake Golf Club sa Karawang Barat. We're here in Lotus Lake and we're here to do our Philcomen extravaganza, which is held every end of the year. And we invited some of the best Filipino golfers around Jakarta. Ang taunang golf tournament ay magandang pagkakataon din para mag-bonding at magsalo-salo. Isa si Iggy sa mga excited dahil first time sumali sa Philcomen Golf Tournament. So excited, very excited to join the Philcomen Golf. Good luck to me. Nakilahok din sa tournament ang ilang kaibigan ng mga Pinoy golfer. All good. Been playing with Filipinos for 6-7 years. Yeah, introduced by Mr. Mike. For me, some of them, but not in the group yet, the whole group. So first time with everybody. Tumanggap ng special awards ang ilang players. Tinanghal namang overall winner si Brian Hernandez. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia. Isinulong ng grupo ng mga Pinay sa Austria ang isang masquerade benefit ball na layong makatulong sa mga batang lansangan. Patuloy rin ang kawanggawa ng isang grupo ng mga Pinoy sa Belgium. Nagpapatrol, Raquel Crisostomo. Tuwing Nobyembre, masayang idinadaos ang carnival season sa iba-ibang parte ng Western Europe, kasama na dito ang Austria. Sa okasyong ito, itinaon din ng grupong babaylan Austria na binubuo ng mga Pinay na nasa Vienna ang pagdiriwang ng kanilang taunang Masquerade Benefit Ball at ika-27th anibersaryo ng organisasyon. Layon din ito na makalikom ng pondo para sa mga proyekto ng babaylan Austria sa Pilipinas. Our Masquerade Ball is a signature annual event of Babaylan Austria. Of course, our objective is to enjoy, to see friends again after a year, busy years that we don't have even time for coffee. And now they are looking forward for seeing each other in this kind of event. But the most important is our beneficiary is the street children of the Philippines. Let your light shine ang motto ng Masquerade Ball. Akma ito sa target ng grupo na magbigay liwanag at maipadama ang malasakit sa mga taong nalilihis ng landas. Nais din nilang iparating ang lakas ng liwanag sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, lalong-lalo na sa mga kababaihang nangangailangan ng tulong. We want that our life will be a shining star to everyone, that it makes influences to others, especially those people who are in need, women who are in distress or they are facing so much trouble or facing challenges of life. Nagpasalamat din ang Embahada ng Pilipinas sa Austria sa pagtulong ng babaylan na mapaganda pa ang relasyon ng Austria at Pilipinas. Sila kasi ang katuwang ng embahada at ibang women NGOs sa pagtulong sa mga distressed Filipinas sa Austria. They made their way to Austria and became successful here. But not only that, they helped others find good lives here. Those who were alone, those who were abused, those who didn't know the system here, these were the women who helped them. Nagkaroon din ng search for Miss Masquerade Ball 2023 kung saan kinoronahan si Miss Rose Tumpe bilang Miss Masquerade Ball 2023. Sa Brussels, Belgium, walang sawa rin ang pagkakawanggawa ng Guardians Brotherhood Europe Incorporated. Bukod sa mga kababayang nasa Pilipinas, kabilang din ang Red Cross sa kanilang beneficiaries. Noong pandemya, namahagi rin sila ng ilang saho ng bigas sa mga kababayan. Nagpapasalamat naman sila sa lahat ng nakiisa sa kanilang proyekto. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa GBEI, sa Guardians, para maipagpatuloy namin ang aming adhikaing makatulong sa ating kababayan, lalo na sa Pilipinas, yung mga inaabot ng sakuna at kung ano pang problema. Kahit kunti man po ang aming maitulong, ito po ay malaki na sa kanilang puso.
umaasa silang patuloy na susuportahan ng mga kababayan para marami pa ang kanilang matulungan. Kasama si Hector Pascua para sa TFC News, Raquel Bernal Crisostomo, Brussels, Belgium. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya. Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Victors, not victims. Ito ang mahalagang mensahe ng Pilipinas sa ginanap na Convention on Climate Change sa Dubai, United Arab Emirates. Umabot din po sa higit na 83 bilyong dolyar ang pledges ng mga mayayamang bansa para maibsan ang krisis sa klima. Nagpapatrol, Benjamin Kanyamaso. Ang kahandaan sa anumang sakuna ang isa sa mga susi sa pagharap sa lumalalang climate change. Ito ay sa pamamagitan ng data governance gamit ang makabagong teknolohiya. Kabilang yan sa binigyang diin ng Pilipinas sa Convention on Climate Change na taunang pagtitipon ng mga leader ng mga bansang kaanib sa United Nations. Ipinaliwanag ni DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. na kung masusuri ang galaw ng mga natural disasters gaya ng bagyo at lindol, pagsabog ng bulkan at iba pang epekto ng global warming, mapag-aaralan at masusukat ang posibleng pinsalang idudulot nito. Anong maging epekto sa bawat lugar sa Pilipinas at base na sa kalidad ng mga nakatayong bahay, kahandaan ng mga tao, pwede tayong mag-project ilan ang maapektuhan, mamamatay, masisirang ari-arian. Ang tawag ko dyan ay disaster imagination. Kung makita natin yan, pwede na tayong maganda. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinaka-apektado ng global warming. Taon-taon, umaabot sa 20 ang bagyong humahagupit sa bansa. We're very glad na na-air out natin ang ating mga interest, ating mga gustong isulong dito sa isang global issue na to. At the same time, we can tell the world na isa tayo sa pinaka-vulnerable nga sa climate change. Hindi man lang tayo polluter, pero tayo ang napipinsala. Kaya't malaking bagay ang pledges ng tulong pinansyal mula sa mga mayayamang bansa sa pagbubukas pa lang ng COP28. To see, Your Excellency, that the Loss and Damage Fund will be established to the tune of more than $200 million in the first 20 minutes of acceptance, I think this is a good statement of intent to ensure that climate action is enhanced. Napakagandang balita kahapon ay sinabi na magkakaroon ng Loss and Damage Fund. Na ibig sabihin, yung mga bansa na developed na ngayon, na gumamit ng fossil fuel at sila ay na-develop, at sila talaga ang sanhi ng bakit tumaas lalo ang init sa buong mundo, ay magbibigay ng pera para magamit ng mga bansang naapektuhan. Higit sa 83 bilyong dolyar ang pledge ng mga mayayamang bansa para sa Loss and Damage Fund, habang $270 billion naman ang ipinangako ng mga samahan ng mga bangko ng host country na UAE para sa renewable energy at tulong sa pagsasaka. Pero binigyang diin din ni Solidum na bukod sa tulong mula sa ibang bansa, may magagawa rin ang bawat mamamayan. Meron tayong ganitong programa, yung From Victors and Not Victims. Meron na tayong advanced technology na hindi naman natin kailangan na tulungan pa tayo doon. Pero sa ibang bagay, na mapaigi pa natin ang kahandaan ng LGU, doon tayo hingi ng tulong. Ang tunay na hamon ngayon ay kung maisasakatuparan ang lahat ng mga ipinangako na tutulong sa paglutas ng climate crisis. Para sa TFC News, Benjamin Kanyamaso, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Inilabas na ang bagong album ng Pinoy singer-songwriter na si Zach Tabudlo kasabay ng kanyang tour sa North America. Nagpapatrol, Kenny Espinosa. Nitong mga nakaraang taon ay pinamalas ng singer-songwriter na si Zach Tabudlo na isa siya sa pinakamalaking hitmaker sa Pilipinas. Ang 22 anyos ay busy sa kanyang North America tour at ang kanyang show sa Saban Theater sa Los Angeles ay pinuno ng kanyang mga fans. His music's really blown up, so I think it's pretty good. I think
he's great. Like, especially for this new age, his music is very relatable. And even if for people who don't understand Tagalog, like, the vibe of his music is just perfect for all ages, honestly. And it's amazing. It's pretty amazing. This is actually it's actually really great. I lost my voice, so it's hard to speak. Malaki ang pasasalamat ni Tabudlo sa suportang natatanggap niya. We didn't really expect anything with this tour. Coming into this whole, like, sets of songs and having, like, a different set each and every show so far, it's been really great. So, like, having everyone just packed with the shows and sold out everything, it's been just amazing. So. Kakalabas lang ng latest album ni Tabudlo na pinamagatang Third Time's a Charm. Isang 17-track album kasama ang chart topper na Gusto, kung saan kasama si Al Jakes. It was just perfect timing. It was time to kind of release a third album by this time. It's been a while since my last album, which is For All, and my recent album before Third Time's the Charm dropped. It was more of an experimental album. I just really dived into really different styles and different genres for that one, and so kind of going back to my pacing, and this time kind of doing something like really what I really want to do, basically. So inilahad naman ni Tabudlo ang dapat abangan ng mga fans. It's just more of touring. We have an announcement coming very soon, which is a really big announcement in terms of, like, making music globally. But yeah, for now it's a secret for now. Samantala, magkakaroon din ng tour si Tabudlo sa Asia. Kasama na dito ang show niya sa Thailand. Ang kanyang music video para sa Turn Back Time, kung saan may collaboration siya sa Thai singer na si Violette Wautier at ang aktor na si Bright, ay nagkaroon na ng 1 million view mark sa YouTube matapos itong ma-release noong nakaraang buwan. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log-on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hihigpitan na po ng Canada ang cost of living requirements para sa international students simula sa 2024. Ito'y para masiguro na kaya nilang matustusan ang kanilang gastusin habang nasa Canada. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Simula Enero a Primero ng 2024, sino mang gustong mag-aral sa Canada ay kailangan magpakita na meron silang pondong katumbas ng $20,635 bukod pa sa kanilang ibabayad sa tuition fee para mabigyan sila ng study permit. Ayon kay Immigration Minister Mark Miller, layon ng adjustment na ito na matiyak na may sapat na pondo ang mga estudyanteng pumupunta sa Canada para matustusan ang kanilang gastusin habang nag-aaral dito. Next year, in 2024, the financial requirement for study permits will be raised to reflect the current cost of living. And as such, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves in Canada. Ayon sa immigration consultant na si Kaide Kikumoto, hindi maaapektuhan ng pagbabagong ito ang mga application na naisubmit na bago mag-Enero a 1, 2024. Paliwanag ni Kikumoto, ang dating $10,000 na pondong kailangan ay matagal nang hindi na-adjust mula pa nang magsimula ang programa noong early 2000s. Sa harap ng inflation, sinabi ni Kikumoto na malamang na maging taon-taon na ang pag-a-adjust ng kailangang pondo. Sigurado po na maraming maapektuhang international students dito sa balitang ito kasi mas mahihirapan sila na ma-meet yung required proof of funds. Pinaalalahanan niya ang mga interesadong maging aplikante na huwag nilang uutangin ang show money mula sa anumang bangko o ahensya dahil matindi ang parusa kapag nahuli silang nag-misrepresent sa kanilang isusumiting dokumento. Hindi po dapat inuutang ang show money. Kung ang agency po ninyo ipinapautang ang show money, eh matakot na po kayo kasi yan po ay grounds for misrepresentation. So marirefuse na po ang inyong visa
ay may grounds pa for misrepresentation, which is ang equivalent po niyan is 5 years ban in Canada. Ayon naman sa mga international student na naririto na sa Canada, reasonable naman ang pagkakataas ng show money sa 20,635. Sobrang mahal na rin ng rent, and kung before madaling makakuha ng part-time, ngayon hindi na because of the competition. So yung part-time, it's not also guaranteed. So kung wala kang dalang pera, it's really gonna be difficult to survive with just 10,000. Mahirap kasi yung dito kakapusin, kasi what if walang tutulong sa'yo, mas okay na prepared talaga. Ibinahagi naman ng estudyanteng si Hannah Entroliso na dumating dito kasama ang asawa niyang si Lorenzo na hindi sila gaanong nahirapan dahil may open work permit ang kanyang asawa at agad itong nakapagtrabaho. Gayunpaman, sinabi niyang dahil biglaan ang pagbabago, maramihan niyang aplikante na halos tapos na sa kanilang document preparation ang mahihirapang mag-apply. So maybe siguro like they would have like made more research or give like an earlier advice para at least mas naka-prepare po. Kasi ang dami po pong students na gustong mag-lodge here. Samantala, ikinatuwa rin ng mga estudyante ang pag-extend ng pamahalaan sa palisiyang pumapayag na magtrabaho sila ng higit sa 20 hours kada linggo hanggang sa matapos ang school year sa Abril 2024. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Patok ang samut-saring pagkain at produktong Pinoy sa night market sa Dubai, UAE. Kaya naman dinarayo ito ng marami nating kababayan. Nagpapatrol, Randy Lamsen. Mismo na ba ang mga pagkaing Pinoy? Punta ka lang sa night market at siguradong craving satisfied. Sari-saring kakanin, mga lutong Pinoy, street foods at sizzling, andito na lahat. Ang Riga ay isa sa night market sa Dubai na pinakamalaki base sa bilang ng food stalls at mga mamimili. Kaya naman aliw na aliw ang mga Pinoy na dayuhin ito. So gusto kong pumunta dito sa night market kasi masarap yung food at the same time Filipino food din kasi siya. Feel mo talaga na nasa Pilipinas ka. Pumunta ako dito sa night market kasi ang daming tao, nakaka-good vibes. Dahil sa pagsigla ng night market, masaya ang mga Pinoy na may pwesto rito. This market is composed of 90% purely Filipino entrepreneurs. So that makes us really so proud na i-showcase yung Filipino culture natin. Malakas naman po kahit po weekdays, weekend, kasi binabalik-balikan po talaga ng customer kasi masarap nga po yung mga luto. Nagagalak na muling nagbukas po ang night market. Maganda po ang kitaan dito. Proudly Pinoy ang vibe sa night market. Pagpasok mo pa lang, ramdam mo na Filipino feel. This Alriga Night Market is one of the top 10 destination when you go to Dubai. You can search on Google, so this is a landmark. Bukas ang night market hanggang Mayo 2024. Kaya tara na sa Dubai Night Market. Randy Lamsen, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Ibinahagi ng isang Phil-American chef kung paano siya nagsimula sa pagtrabaho sa isang fast food chain hanggang sa paggawa ng mga culinary masterpieces sa ilang Michelin-starred restaurants sa Amerika. Nagpapatrol, Don Tagala. Hindi inakala ng isang Filipino-American na ang paggawa ng burger sa kusina ng McDonald's, 23 taon na ang nakalilipas, ay siyang magbibigay daan para makapagtrabaho siya sa Michelin-starred restaurant sa Amerika. 15 anyos pa lamang ay nakapagtrabaho na si Chef Harold Villarosa sa McDonald's sa 34th Street dito sa New York City. Ngayon, kilala na siya bilang isa sa top Filipino chefs na nakapagluto na sa mga sikat na restaurant tulad ng Per Se at Batard sa New York City. Ayon kay Villarosa, malaki ang naitulong ng pagtrabaho niya sa McDonald's sa pagpasok niya sa food industry. Having a foot up, like learning about, you know, Department of Health stuff and all that kind of stuff, but then also learning about dealing with people. You know, like at McDonald's, you deal with a lot of different people. And so, you know, being able to take that with me and going into these Michelin star kitchens, it was an easy fit. Isa si Villarosa sa tinatawag ng 1-in-8 na kinilala sa isang McDonald's homecoming celebration sa Big Apple. Ang 1-in-8 ay isang McDonald's initiative na nagbibigay pansin sa diversity o pagkakaiba-iba sa McD's.
Ayon sa isang pag-aaral, isa sa bawat walong Amerikano ay nakapagtrabaho na sa ilalim ng Golden Arches nung sila ay bata pa. Pero ayon kay Villarosa, hindi naging madali ang daan sa pagkamit ng tagumpay. Aniya, bihira ang nabibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Michelin-starred restaurants. Back then, you had to really work at a spot for like a year, 2 years to really get your skills up, you know? And so it was hard to get into those kitchens, so yeah, I had to lie. My resume was made up until I got into a kitchen. And the only thing that was real was on there was McDonald's. And so I had to lie first and get in the kitchen, bust my ass, work my ass off, and then from then it just got passed on from chef to chef to chef. Malaki ang pasasalamat ni Villarosa sa Phil-Am chefs na pioneers ng Filipino cuisine sa US. Tulad ng mga yumaong sina King Fojanakong at ang tinaguriang Food Buddha si Rodelio Aglibot na nagbigay daan para sa susunod na henerasyon ng mga Pinoy chef tulad niya. I'm standing on their shoulders, right? Hopefully when I go, our culture and our food is in a better place and that the next generation have an easier time to get into what they love and be able to speak their truth. I think that's just the number one thing is speaking your truth as a Filipino and being proud to be a Filipino. Ipinanganak si Villarosa sa Mandurriao sa Iloilo City, ngunit lumaki siya sa The Bronx sa New York. Bubuksan sa hinaharap ang kanyang modern Filipino restaurant na akma niyang pinangalanan bilang Villarosa sa San Francisco. Ani Villarosa, dito matitikman ang kakaibang Filipino flavors na hindi pa nalalasahan ng kahit ninuman. Para sa TFC News, Don Tagala, ABS-CBN News, New York. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya!